Welcome back to my channel. So for today's video is papakita ko sa inyo ang mga review ko about the Sansan products. So isinuot ko sila at ito yung makeup ko ngayon and sasabihin ko rin yung mga thoughts ko and the price of this product. So if you want to know, just please keep on watching. Okay, let's do a review. So, hi guys! So, yan, tapos ko nang i-apply yung mga products sa mukha ko. And yes, ganda niya tignan. Okay, start. Sa foundation, here, ito yung foundation nila. Sa foundation, ito yung light, sobrang light nang nakuha ni mama. So, yung mostly sa product na to is mama ko yung bumili. Light siya sa akin. So, ang ginawa ko, para hindi magmukhang, di ako magmukhang mumu or what. So, kinontrol ko yung product na nilagay ko sa mukha ko. So, which is konti lang yung nilagay ko. And, ito siya. Ganto siya ka-light for me. Gusto ko yung foundation ng Sansan kasi meron silang maliit na parang spatula here. Yung applicator nila is ganito. So, sobrang dali niyang i-apply sa mukha. Nakokontrol niya yung kung ano yung nakokontrol niya kung ano yung gusto mong kung gaano ka konti or kung gaano karami yung product. So, ito yung maganda doon. So, okay sana to kung perfect siya for my skin. Kung match siya sa skin ko kasi gagamitin ko sana siya araw-araw kasi maganda siya for everyday. Maganda rin naman yung coverage niya. Hindi naman ganun ka full coverage pero maganda siya. So, ayan siya. Na-blend ko siya ng maayos gamit yung beauty blender. So, kaya gumanda yung coverage niya. So, sa concealer naman, I have two concealer. So, first na ginamit ko is ito. Sansan High Definition Concealer, bago ata nila to. Maganda sana siya, kaya lang, in first time na ginamit ko siya, hindi ko na-control yung product na gusto ko. So, pagkalagay ko sa mukha ko, dumami siya. So, binura ko uli kasi, ang pangatignan, naging foundation siya. So, inulit ko tuloy yung pag-apply ko ng ano. So, dapat,
dahan-dahan lang sa pagpihit niya kasi hindi mo siya ganun makokontrol. So ako nahirapan ako sa pagkontrol niya kasi matagal siya. Matagal lumabas yung product bago mo siya makuha. So pagkaikot ka ng pagkaikot, dumami siya. So sayang. So pero okay lang, maganda siya. Maganda naman ito and okay din siya. Kaya lang nga, mahirap siyang gamitin kasi ano, sa pagpihit niya. O, sana kung pump siya ay okay lang. Pero yung pinipihit pa siya bago mo siya gamitin, which is hindi mo siya makokontrol ng maayos. Ako hindi ko siya nakontrol ng maayos, pero ang maganda dito is itong applicator. Itong applicator na to. Maganda to. Okay siya, okay siya. Okay siya for me. But, yeah, yun na. So, sa second concealer, ito na yung ginamit ko. Sa packaging niya, maganda. And, ito siya. Ang loob niya. So, naano ko na ako ko. Kaya, hindi siya ganun ka-liquid. And, ito, mas na-control ko to. Pwede siya sa fingertips pag in-apply. So, yun yung ginawa ko. Fingertips first, tapos dinab ko siya ng beauty blender. So, ang ganda ng, ano yun, ito. Maganda to for everyday. At sobrang affordable niya. And next is, ano, waterproof eyeliner. So, nagamit ko na to. Twice na. So, here. So, yung task ko about this, hindi, pag in-apply ko siya, mabilis siyang matuyo. At ayan yung maganda doon. Kasi, pagkalagay mo, pwede ka nang dumilat agad kasi hindi na siya kumakalat dito kasi mostly na nagagamit kong liquid eyeliner. Ang tagal bago siya matuyo, tapos kumakalat siya here. Pero itong saan-saan hindi. Ang ganda niya pag in-apply and pigmented siya, tapos super black niya. Color black siya and like it. Naghilamos ako, so merong, hindi siya gano'n nabura. So, matatanggal siya pag makeup remover yung ginamit nyo. So, okay to for me and so affordable. Next naman is False Effect Mascara. It's called, ito, in the shade Color Brown. And maganda yung effect nyo for me kasi ginamit ko na dito ilang beses na. So, ito siya. Color brown siya. So, in-apply ko siya sa eyelashes ko. So, hindi naman siya ganun kaganda. Pero, pag sobrang liwanag ng effect na, kunyari, tumapat ka sa araw or ano, color brown yung lashes mo talaga. So, parang may kulay yung lashes ko. Ewan ko kung kita, pero yan. So, color brown talaga siya pag in-apply siya sa eyelashes ko. So, okay. Mabilis din siyang matuyo. Yun lang. Malibay siyang matuyo. So, okay din to. So, ito. Ito pa. So, itong. So, okay. Ito, first time ko nagkaroon ng brow and bone highlighter pen. And, ito siya. So, dalawa siya. Hindi ko alam para sa yung isa, pero ito yung isa. Ito yung highlight niya, which is ginamit ko dito. At ang ganda niya, guys. Ito siya, highlighter. And siguro concealer itong isa, pero brown siya eh. Caving kulay niya. Ito yung isa. Hindi ko siya ginamit kanina. Ano to? Pang contour ng ano. Charot. Brown siya. Hindi ko alam kung saan ito gagamitin itong color brown na to. Pero ang ginamit ko ito. Which is good kasi na-define niya yung ano ko, na-define niya yung eyebrows ko. So, naging on flick siya dahil dito sa highlighter pen na to. Ang ganda. So, okay. So, next. So, last but not the least. So, okay. Last product is ito. Lip crayon. So, ang ganda nito. One of my favorite. Ganda na si. Ang ganda na shade. For everyday. Ganda ng shade nito. For everyday siya. So, ilang beses ko na siya nagamit. And yan na.
Meron kasi akong pantasan ng Kissproof. Yun yung ginamit ko. Hindi ko alam kung merong pantasan ang Sansan, but yun yung kailangan. So, ito. Pag bumili kayo nito, kailangan nyo ng malaking pantasa. So, ito na siya. Maliit na lang siya. So, siguro mga ganito to nang binili ko. Mga ganyan kalaki. And for everyday siya. Ang ganda ng sa lips ko. Ganda na lang for everyday. Pwede mo siyang gamitin araw-araw talaga. So, sa school, hindi na ako nagli-lipstick ng masyadong... hindi na ako nagli-lip tint. So, ito na yung ginagamit ko dahil gandang-ganda ako sa kanya. And I like it sobra. So, okay. For the price naman, ang binili ni Mama sa akin is ito. So, regular price niya is 100 plus, 124. Sa foundation is siguro nasa mga 150, 40 or... Hindi ko sure, pero nasa 100 plus siya. And pati ito, nasa 124 lang ata to. Itong mascara, and nasa 100 plus din tong. Actually, lahat ng products sa Sansan is nasa 100 plus. So, nung binili ko tong tatlo, itong tatlo, promise. Itong tatlo, binili ko to sa Sansan, pahabol. So, binili ko to ng 99 pesos. So, sale sila ngayon. Ay, sale sila kahapon. At hindi ko alam kung hanggang kailan yung sale nila. So, yung sale nila is bagsak presyo talaga. Is 99 pesos lahat ng products nila. So, sa lahat ng HBC yon is 99 pesos sila. And, hindi ko lang alam guys kung sale pa sila ngayon. But, you should try kasi yung Sansan bigla-biglang nagsisale nang di nyo alam. But, nagulat ako kasi 99 pesos ko lang ito nabili. So, sobrang ganda. Pati ito namang haako dito. So, yun lang guys. So, yun lang yung thoughts ko about this Sansan product. So, I like them so much. Sobrang gustong gusto ko sila. At, sobrang perfect for everyday makeup. At, sobrang affordable sa mga estudyanteng katulad ko. So, sa mga gustong bumili ng mga makeup na perfect for everyday. So, pwedeng-pwede kayong bumili sa HBC ng Sansan products kasi doon lang sila meron. But, yes, sa Robinson, guys, alam, doon ko siya nabili. And, sobrang ganda niya, guys. And, okay. Promise, kung nagustuhan ko yung mga products ng Sansan, of course, magugustuhan niya din. So, yung makeup ko ngayon, nagustuhan ko dahil ako siya for everyday, diba? So, sa mga kung nanonood ka ng review ko na to, so, takbo ka na sa HBC dahil mura sa kanila and sobrang affordable and pasok sa budget mo yan. So, okay. Yun lang, guys. So, that's it, guys. So, thank you guys for watching and I hope you enjoyed this video. And if you did, just click a thumbs up and subscribe on my channel. And if you want, follow all my social media accounts. I put the link on the description box below and watch my previous video. Bye!